And welcome back to The RGY. Ngayon naman, pag-uusapan natin ngayon ang role ni Jillian as talk. As ogo kiligin. Ogo kiligin naman nito. And as talks in the hit series natin Too Good To Be True and its spin-off series na Red Talks To Be Continued. So, you joined the cast of Too Good To Be True. And in interviews, you also said kasi na you rejected other offers for that show. Oh. So, what made you want to join Too Good To Be True? Si Sir Miko na rin kasi yung nagsabi. Si Sir Miko from Rise, manager namin, na kunin mo na yung Too Good To Be True. For sure, parang winayin yun na rin lahat ng options niya. Which one will be the best for you? Kasi sabi niya, ang mangyayari din naman is aarte ka yung Too Good To Be True na yung gawin mo. Kasi yun, acting na mismo yun. Yep. So, yung isa, hindi siya acting. So, and kamusta naman experience shooting that one? Kasi syempre, kasama din natin dito, Catherine Bernardo, Daniel Padilla. Pressure! Back to you, pressure! Hindi, kasi first ever teleserye ko to, Jay. So, yung tuloy-tuloy din na taping, no? Yeah, so, ito yung pinakamahaba rin at pinakamatagal kong ginawa kasi teleserye nga siya. Tapos, yung mga cast din. Oh my God! Bigatin actually, sobrang swerte ako sa mga nagagawa kong project kasi bigatin yung mga cast. Naalala ko nag-usap kami ni Gia, parang marami kang kailangang adjustments na kailangan ko, especially for talks. Yung movements mo. Yeah. Ganyan, especially nung... Lumalabas? Hindi. Actually, boyish na kasi naman talaga ako gumalaw. Pero, si Alex din, di ba, yung sa Four Sisters Before the Wedding. Boyish siya, pero intense yung kay Tox. Kasi lumaki siya na walang mother figure eh. So, yung mga kasama niya rin, sila Eloy, sila Red, sila Daddy Ice, puro guys. So, yung kilos niya talaga, mas lalaki dapat. Mas lalaki pala. Ganyan. Tapos, mas malalim yung boses, ganyan. Ayun yung mga talagang... Naging shaky pa nung simula. And then, gets. Pero ito, actually, dito sa BRGY kasi we love to also know more about the stories through yung mga fun activities pa natin. So, nag-compile kami ng mga memorable scenes from both shows. So, Jillian, we just want you to really share some behind the scenes also, yung mga trivia sa mga papakita natin ng mga videos. So, okay. G. First video. Tropa lang sila. Parang tayo lang. Grabe, ito yung ano, first scene na may kilig scene kayo. Tama ba? Yeah, tama, tama. Ayan grabe yun. Naman yun. Diyan na na-launch pala, ano? Ang Retox. Yes. Ano yung feeling na nakita mo ulit ngayon yan? Nakakamiss. Yung buong experience. Seryoso, nakakamiss siya. Kasi nga, ang tagal namin magkakasama. Tapos parang pamilya na rin talaga. Kasi lock-in kami. And na, ito, itong specific scene ba na to? Napag-usapan nyo ni Yves to? Walang calculated sa amin, Yves. Kung ano yung lumabas na emotion mo ngayon or kung ano yung nararamdaman mo, go. Ito, may next one yata tayo. Okay, talks naman ulit. And how nag-admit. Oh my God! You know, check nga natin. Hello? Grabe! Throwback na. Alam mo, nung unang panood ko doon, parang ano ba itong ginagawa namin? Pero nga, kasi nga ano ako sa sarili ko, critical ako, diba? Pero ngayon, parang nakakilig naman nga talaga siya. Pero, totoo yung kilig naman nung mga panahon na yun. Pero, yun nga, parang mas na-experience mo na yung feeling as a viewer. Not parang Jillian, the actress na nandun kanina. Yung mga napanood mo siya ulit. And for this one, may mga memorable story ba nung sinushoot nung specific part na to? Ang tagal kong hindi siya nakita sa set nun. Tapos, yun, ayun yung parang nakita uli kami. Ito, next one. Ito from episode 7 ang ating papanoorin. Let's watch this. Naisip mo gayahin yung mga moves ni Eloy? Oo! Kasi baka sakaling ginawa ko yun, mag-level up yung relasyon natin. Ito, it's a spin-off series to. And talaga naman mas naging deeper yung understanding ng mga viewers kay Red tsaka kay Tox for this one. And the scene is very different nga from the usual kilig in mga funny moments na binibigay niyo. So how do you usually shoot yung mga dramatic scenes naman? Oh my God, Jay. Nahirapan ako sa scene yun. Nahirapan talaga ako. Like, ako kasi, as myself, pressured ako sa crying scenes. So, parang once na makakita ko iiyak si ganito, sa ganyan-ganyan, sa script, parang ako, shucks. Alam mo yun, andito na siya lahat. So, I feel ko,
ayun pa yung kailangan ko i-work on sa sarili ko na mas maging open sa mga ganong eksena. Yung ano yung nire-require kay Tox nung sa scene na yun? Parang iiyak din ba dapat siya nun? Or parang how did you really decide kung anong gagawin ni Tox for that one? Kung isipin ko ngayon, sakit yun ah. Kasi alam ko naman na mahal ko si Red eh. Pero hindi ko napapakita sa kanya. Tapos ganun na pala yung nararamdaman niya. Kaya, kaya importante communication, guys. Alamin niyo yung mga love language ng mga jowa. Ayan, let's check the last video naman. Huwag niyo hinahaman si Tongs. Gagawin ni Tongs. Grabe. Pero tong show na to, ang saya kasi it came from Too Good to Be True eh, di ba? Yeah. Ano, was this originally planned na may ganito talagang release or dahil parang due to public demand? Eto na nga, ang Retox naman kasi talaga, wala siya sa script ng Too Good. Mm. So, kumbaga nabuo na lang yung Retox habang nagsushoot kami. Tapos, parang mga December, after na ng shooting, mga December last year, parang ganun. Kinausap kami ni La Ate Rod, ni Ate Cathy, yung mga producer, na parang okay pa ba kayong gumawa nga ng spin-off. Pero, tawag dito, yung buhok mo nun, talagang nag-stay pa na. Etong Retox yun, diba? To Be Continued, hindi, nag-extension na lang. Kasi 3-day shoot lang kami. Gets. So, parang napabalik mo siya to black na nun. Yeah. Gets. So, extension. Tapos wala na akong, ano, diba, undercut. So, grabe, dami rin pala na pagdaanan. How long nag-run yung Too Good mismo? Too Good? 6 months ba? Hindi ko sure. Tapos nasundan agad? 130 episodes yun eh. Tapos after 6 months, saka kami nag-shoot ulit ng Retox. So, talagang kailangan namin balikan ni Yves yung characters. At may one time pumunta pa yun sa bahay, si Yves. Tapos sabi niya, tignan natin kung may anong pa yung magic, anong pa yung spark. So nag-reading kami ng script kasi nakuha na namin. Tapos bibinidyo namin dalawa yun eh. Hindi ko lang nilalabas. Pero yun, sabi niya, meron pa. Kinikilig pa naman daw siya. Ayan, so nasa phone pa ni G for her eyes only moon. Malay mo, in the next coming years, di ba? Para for fun lang. Yeah. Ma-release din siya as well. Pero ayun, grabe, B-Fam, we've talked about G's, sanay ako sa G, sorry. We talk about Jillian's career journey. So I'm just really curious, what else does she want to achieve? So to usapang future naman tayo. Kung kanina throwback, future goals naman tayo and dream roles. So alamin natin yan sa pagbabalik ng BRGY. Yo, what's up, B-Fam? This is Jeff Grecia. Ang most treasured possession ko ay ang aral na binigay sa akin ng aking ama. Hindi yun makukuha ng iba. Nandito lang yun. Hola, hey, mabuhay!